Inilabas na po ng kampo ni Cuadro alas ang July announcement nito na kung saan as of today officially dismissed na po ang fabricated case against kay Cuadro alas. Natapos din ang kaso, officially dismissed, confirmed, dismissed na po ang kaso. Nakakaiyak po, parating ko sa inyo na lahat po ay nag-iyakan dito. So sobrang tuwa. Na kung saan nga ngayong Lunes ay makukuha na ng kampo ni Cuadro alas ang kopya ng dismissal. Mula rito po ay tila nabunutan ng malaking tinik si Cuadro alas na kung saan wala na po siyang magiging problema at magiging madali na lang sa kanya ang pagpunta sa Amerika. Pagdating po sa immigration ay napakahigpit po ang bansang Amerika. Ngayon po ay matutuloy na ang pangako sa kanya ni Aegis Climas na siya ay bibigyan ng laban at least 3 beses sa isang taon. Kung nagkaroon man ng delay ngayong 2022, marahil ay ihabol pa ng isa or 2 laban ngayong taon. Alam naman natin sa super bantamweight po ay mabibilang lang naman sa isang kamay ang mga elite fighters sa super bantamweight at kung magtutuloy-tuloy man, halimbawa, ang panalo ni Cuadro alas sa 122. Kaya mula roon po ay liliit ang mundo ni Naoya Inoue at wala siyang magiging choice kundi harapin itong si Cuadro alas. Natapos din ang kaso, officially dismissed, confirmed kay Mysterious Girl. Wow, it's a very, very good news, ha? Yep, kaya lahat po ng mga Casimero team, starting kay Q. Stephen, kay Tata, Jason, Mrs. Ko, si Mysterious Girl.